ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahuhuli na ni Aira na may ibang kasamang babae si Attorney Renan sa isang hotel. Pero hindi si Sabrina. Magkakaaway si Renan at Aira. Magkakasira rin naman kaya si Aira at Lilette dahil nagkamali sila ng babaeng pinaghihinalaan. Abangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Unti-unti nang siniraan ni Sabrina si Renan kay Lilette. Hinahamon niya kung hanggang saan aabot ang paghihinala ni Lilette kay Renan. Nag-send si Sabrina ng picture para makumbinsi niya si Lilette. Dahil hindi basta-basta naniniwala si Lilette, nakita rin ni Kurt ang picture. Nag-uusap sila ng pabulong. Pero mga ilang sandali pa ay dumating na rin si Aira. Pero dahil nagkakaroon na ng issue si Renan tungkol sa pagkakaroon nito ng ibang babae, nagdesisyon na si Kurt na sabihin kay Aira ang nalalaman nila hanggat maaga pa. Tutal, nagmamalasakit din naman siya kay Aira. Pinipigilan ni Lilette si Kurt, pero nagpa siya na si Kurt. Unti-unti, inamin ni Kurt kay Aira ang pagkakaroon ni Renan ng ibang babae. Nagtaka si Aira, nagalit pa siya. Anong sinasabi mo? Mahal ako ni Renan. Hindi niya magagawa sa akin yun. Ano ba ito? Ate, ano bang sinasabi ni Attorney Kurt? Sabihin mo sa aking hindi ito totoo. Noong una, hindi makapagsalita si Lilette. Aira, kasi may natanggap akong picture ni Renan na may kasamang ibang babae. Nanlaki ang mga mata ni Aira, gulat na gulat. Hiningi niya agad ang picture na sinasabi ni Lilette. Binigay rin naman agad ni Lilette ang cellphone niya. Nag-igting ang galit ni Aira. Umuusok na ang ilong niya sa galit. Nagtanong si Aira kung may alam ba sila kung sino ang babaeng ito. Sabi ni Lilette, wala pa kaming ideya kung sino ang babaeng yan. Pero ang babaeng tumawag sa akin, may sinabing may lugar na pupuntahan si Renan. Baka kikitain niya doon ang babae. Mas maigi pa, tawagan mo muna si Attorney Renan kung may lakad ba siya o wala. Tinawagan nga ni Aira si Renan. Pinakalma na muna siya ni Lilette. Huwag siyang magpapahalata na may hinala na siya sa nobyo. Tinanggap nga ni Renan ang tawag ni Aira. Tinanong ni Aira kung nasaan siya ngayon. May sinabing lugar si Renan. Niligaw ni Renan ang lugar para hindi maging madumi ang pag-iisip ni Aira sa kanya. Nagpa siya na si Aira at Lilette na puntahan ang address na sinabi ng misteryosang babae na malimit tumawag kay Lilette. Pero sabi ni Kurt, masigurado kung susundan na lang muna nila si Renan. Sinundan nga nila si Renan. Kotse ni Kurt ang ginamit para hindi makilala ni Renan ang kotse ni Aira. Nagulat si Lilette na ang pinuntahang lugar ni Renan ay katulad sa address na sinabi ng misteryosang babae sa isang hotel. Malakas ang kutob nilang magkapatid na posibleng babae nga ni Renan ang kikitain niya. Minanmanan nila si Renan. Bumaba ng kotse si Renan at umaakyat na siya sa lobby ng hotel. Sinundan ni Aira at Lilette si Renan ng palihim. Hindi mawalay sa mga mata nila ang bawat pagliko ni Renan. Hanggang makarating sa isang kwarto si Renan, napansin ni Lilette na isang magandang babae ang nagbukas ng pinto para kay Renan. Nagtaka sila ni Aira. Galit na sinugod ni Aira si Renan. Nagsara na ang pinto. Kinatok ng malakas ni Aira ang pintuan. Galit na galit. Pagbukas ng pintuan ni Renan, pinagsalitaan agad ni Aira si Renan ng masasakit na salita. Sinabihan niyang sinungaling si Renan. Nabigla si Renan. Nasurpresa sa bigla ang pagsulpot ni Aira. Sinampal ni Aira si Renan. Napansin agad ni Aira ang babaeng kanina pa nakatayo sa gilid ng kwarto. Pinuntahan ni Aira ang babae. Agad niyang sinaktan ang babae. Ubod ng lakas. Nasasaktan na nga ang babae. Inawat naman ni Renan si Aira. Pero ayaw papigil ni Aira. Ganun rin si Lilette. Inaawat niya si Aira. Pero parang nabibingi na si Aira sa galit niya sa babae. Hanggang nagalit na rin si Renan. Sinigawan niya si Aira. Para lang matigil na, hanggang nahawakan ni Renan ang kamay ni Aira, nailayo niya si Aira sa babae.
Pinagalitan ni Renan si Era. Sinabi niya na huwag saktan ni Era ang pinsan niya. Nagulat si Era. Parang nahimasmasan siya. Nabigla siya sa narinig. Sabi ni Renan, "Oo, Era, pinsan ko siya. Inimbitahan ko siya na umattend sa kasal natin. Napaaga ang pag-uwi niya galing sa Amerika dahil magbabakasyon na rin siya dito sa Pilipinas. Nakakahiya, bakit mo naman siya sinaktan? Hindi mo man lang ako pinagpaliwanag muna?" Galit naman ang babae. "OMG, Renan, yan ba ang mapapangasawa mo? Napakawalang breeding. Pagkamalan ba naman akong babae mo?" Humingi ng pasensya si Renan. Ganun rin si Era. Abot-abot ang paghingi niya ng sorry, pero hindi siya pinapatawad ng babae. Hinahawi ng babae ang bawat paghawak ng kamay ni Era. Humingi rin ng sorry si Era kay Renan. Inaya ni Renan si Era sa isang sulok para mag-usap sila. Galit na galit si Renan. "Bakit mo ba ako pinag-iisipan ng masama, Era? Para kang bata na susugod na lang basta dito na wala man lang katunayan na tama ba ang kutob mo. Wala ka bang tiwala sa akin o na-brainwash ka na ng ate mo?" Sabay tingin ng masama ni Renan kay Lilet. Nakatahimik lang si Lilet. Mukhang nagigilty rin sa mga nangyaring pananakit ni Era sa babae. Umiiyak naman si Era. Sinusuyo si Renan. Nagpaalam na si Renan sa pinsan niya. Nag-walk out na siya. Pero sinundan agad siya ni Era. Umiiyak at nakikiusap na patawarin na siya. Pero parang walang naririnig si Renan dahil pakiramdam niya pati siya ay napahiya. Naiwan si Era na umiiyak. Nilapitan ni Lilet si Era. Nalipat naman kay Lilet ang galit ni Era. Sabi niya, "Masaya ka na, Lilet. Nagkaaway na kami ni Renan dahil sa mali-mali mong kwento." Nag-walk out na rin si Era. Iniwan niya si Lilet. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.